Good morning, my phone viewers. Ito po, narito na naman po tayo eh. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Kasi yun po ang importante sa ating buhay. At dito nga po sa vlog kong ito, talagang ang priority ko, yung mai-testimony ang mga patutuo ko sa aking buhay. Yung mga nagaganap ba na pinatunayan ni God na nariyan lang siya sa aking tabi. Gaya po nitong nagdaang bagyo, halos po lahat ng tanim ko na abukado ginhuan. Pero payapa ko kung hinarap iyon. Dahil alam ko na sa kabila ng dilim ay mayroong liwanag. Ganun po kaya po mga lula, lagi po dapat may pag-asa tayo ha. Kasi ano po eh, hindi po tayo pinapabayaan ni God. Lalo na po kung tayo naniniwala sa kanyang mga salita. Kaya nga, paano po ba magagawin natin ang payapang buhay sa mga pagsubok? Una po, laging magbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, paniwalaan ang kanyang mga pangako. Ganun po. Kaya alam ko po na marami pong mga kaedad ko ang nanonood ng vlog ko. At iyon po ang naganap sa akin. Marami pong mabigat na pagsubok. Pero hindi po ako kahit kailan pinabayaan ni God. Lagi po siyang nasa tabi ko. Kaya nung nakita ko po na wala ang aking mga tanim, sabi ko, ikaw Panginoon ang bahala niyan. May mga plano pang mabuti, sabi ko, ikaw sa aking buhay. Kaya ganun po ang pagharap sa mga unos ng buhay natin, mga mahal kong viewers. Kaya po, sana po patuloy po kayo na manood ng aking mga vlog kasi marami po kayong mapupulot na pwedeng ikalalakas po ng inyong mga buhay. At sa mga tao po na mga nakakaharap nyo, ganito po ang dapat nyong gawin. Halimbawa, dumating ang mga pagsubok at gagamitin ni Satanas ang tao na kaharap mo. Sabihin, paano ka na? Paano na ang buhay mo? Ay, sabihin mo na ipagmalaki mo si God. May gagawin mabuti ang Diyos sa aking buhay. Ganyan po. Tandaan niyo po, sabi kasi ng Lord, kapag ako ang ipinagmalaki mo, hindi ka mapapahiya. Ganyan po ang pangako niya. Kaya kung pangako po yun ni God, siguradong totoo yun eh. Kasi nga, naganap nga po sa akin na pinanghahawakan ko po yung kanyang mga pangako. Sa mga pagsubok na napakabibigat pa, napakasimple po itong nagdaang bagyo, itong hindi po sa akin mabigat yun eh. Kasi alam po na may mas higit pang blessing ang ibibigay ni Lord sa akin. Kaya sa inyo po ng mga kasing edad ko rin, mga nanay na lang, huwag na lang po lula, no? Mga nanay, lagi pong umaasa na may Diyos na laging nakagabay sa atin. Ganun po ang dapat mangyari sa ating paniniwala sa buhay. At sino naman ang mga ngako sa atin na tao? Natutuparin niya. Wala po eh. Talaga pula ang naang pangako, ang salita ng Diyos ang ating pwedeng paniwalaan. Dahil totoo po yun eh. Hindi po yun na ang Diyos ay hindi bulaan eh. At naganap po sa akin yan, yung mga pangakong iyan. Kapag may uno sa buhay ko, payapa akong hinaharap yun. Kasi hindi lang isa tumanda na kung ganito, patuloy siyang gumagabay sa akin. At yung mga tao naman na hindi kilala ang Diyos,
pinahihina nila ako, pero hindi ako, lalo nga ako nagmamalaki eh. Kapag sinabi kong, aba, gagawin ni God sa akin yan, may mabuti pang blessing na ibibigay si Lord sa akin. Kaya ganun po, mga lula. Alam ko, marami akong viewers na mga nanay, huwag tayong lula, ha. Huwag tayong mawala ng pag-asa kahit ganito na po ang mga edad natin. May gagawin si God sa atin eh. Hindi tayo panghihinain kapag tayo pinanghahawakan natin ang kanyang mga pangako. Bakit po naririnig nyo? Bakit may mga ginagamit na katulad ko rin na narito sa video, naririnig nyo ang kanyang mga salita, ang mga testimony ng buhay? Kasi mahal na mahal po kayo ni God. Mahal ko rin kayo. Kaya ito, nagpagamit ako. Mahal na mahal po kayo. Gusto po ni God na maligtas kayo. Kaya alam ko na kahit kaunti po ito, meron po kayong mga mapupulot na aral. Iyong kalakasan, kung paano naging payapa, na hinarap ko ang mga unos ng aking buhay. Kaya iyon eh, kalakasan nyo po, lalo na po sa mga lula. Yung may mga karamdaman, sabihin mo dun sa sakit na mas malaki ang Diyos ko kaysa sakit na ito. Yung may mga sakit po, yung may mga karamdaman. Kasi naranasan ko po rin yan eh. Mabigat na karamdaman, pero ito ako, karap nyo. Inutusan ako ni God dahil mahal po kayo eh. Mahal po kayo ni God. Inutusan ako na palakasin ang inyong mga kalooban, paniwalaan, kasi kung wala pong magtitestimony na naganap, ay manghihina nga po ang tao na mayroong karamdaman. Kaya sana po yung may mga karamdaman at na panood ang video na ito at siya ay lumakas, pwede po mag-comment naman po kayo para kalakasan din ng aking pagbablog. Kaya sana po mag-subscribe po kayo, kasi sige po, para makapagpatuloy po ako. Kalakasan ko na rin po yun. May isa po lang na subscribe na may bigay kayo sa akin. Kalakasan ko po yun para makapagpatuloy po ako na may testimony ang buhay ko sa loob ng 40 years. Napakahabang panahon po ang araw-araw na pagsubok sa akin na payapa ko lang na hinarap. Maraming salamat mga viewers, at muli po na ginamit muli ako sa umagang ito. Sana po nakapulot kayong kalakasan. At iyon po, may sakit. Wala po kayong sakit. Huwag nyo pong i-claim na may sakit po kayo. Wala po kayong sakit. Sa oras na ito, pinagaling na po kayo ni God. Kasi ganyan din po ang nangyari sa akin. Sabi po nung pastor namin, ngayon din, wala ka ng sakit. Oh, naniwala ko na galing sa Lord yung sinabing iyon. Kaya nung umuwi ako, sabi ko sa asawa ko, wala na daw ako sakit. Sabi ni God, di ko sinabi ni pastor. Alam ko na ginamit lang iyon. Sabi ni God, wala na akong sakit. Ayun. Wala na nga. Kasi huwag mong i-claim at huwag kang matakot. Kung naririnig mo ang salita ng Diyos, huwag kang matakot, kasi protektado na po kayo. Kayo po may mga sakit, protektado na kayo ni God. Pinagaling na po kayo. Paniwalaan nyo, ha, mga mahal kong viewers. Ito, hanggang dito lang po. Sana po mag-subscribe. Pakikalimbang na rin po yung notification bell. Maraming salamat at pagpalain po kayo. Yung may sakit, wala na pong sakit, ha? Pagpalain po kayo ni God.